Ayan, marami nagtatanong kung naka-makeup daw ako. Hindi po, sinadya ko pong hindi mag-makeup ngayon dahil nga, then isang araw kasi, sa game 2 ng UAAP, at sinabi ko na mag nakuha ng UST ang season na ito, mag-girlfriend ako ng babae. Yung jojowa ako ng babae. So nagre-ready na ako, manalo ang UST, yung unang babae na lang magusto ako, niligawan ko agad-agad. That's one. Number 2, malakas ang loob kong sumalang at magpakita sa inyo, live dito ngayon sa Korek Kadyan sa lahat naman nakalagon, dahil maganda naman po ako. Dahil naniniwala ako sa kasabihan, nakaba, may ganda ka, ipaglaban mo! Yun ang segue! Polo Rodales, fellow Tomasian, good afternoon! Yes, magandang hapon sa lahat ng nanonood, nakikinig dito sa Korek Kadyan. Grabe! Oh, Polo! Wow! Baby face ano? Wala! Bata pa lang ito, kilala ko si Polo! Kasi when I was in mga grade school ko, kasi yung gusto nila ako. Correct! Eh, tas artista na siya. No, ano yung show niya ni Sasha? Yung lang pareho kayo ng damer? Ah, na Karenina. Yun! Yes. So alam na, hindi, tsaka kilala siya sa UST na artista siya. Tapos, yun, elementary, grade 6 kaya ata doon, college siya ko. Yes. Tapos yun, so cute-cute na bata. Tapos wala na isang araw na, sa Project 8, tapos hindi kayo magkakabahay. Hindi magkakabahay kami, so kung nag-jogging ako dun sa village namin, nakparati ko siya nakikita. Correct! Alam mo, pili ko tayo magkakatuluyan. Agad-agad. Hindi sila katuluyan ni Gene sa mga level. Diba? Ikaw gano'n sa Megway, eh, no? Level! Aminin mo! Mahilig! Diba, Gene? Mahilig ko sa matanda! Totoo naman! Letter J, hindi naman ako! Mga nagiging girlfriend ito, mas may edad talaga sa kanya! Alam mo, yung mga panahon na yun, I would... Bakit nga ba? Ano? Nagkakataon na. Ah, sige mo sinasad siya. Akala ko, ano, may ganun eh, Cougar Hunter ang tawag. Hindi ka naman dito ako, Cougar Hunter. And we started as friends, so... Huwag ka nang ano, alam mo... May girlfriend ka ba ngayon? May girlfriend ka ba ngayon? Secret. Ay, nakita ko may kasama ka sa circle, ano doon ang show namin ni Phoebe. Yan na! Ah, oo, tinibig ako ngayon. Ayun. Bakit pa secret-secret ka ba dyan? Oh, anong doon role mo sa ipaglaban? Nakakaloka naman. So, is this the same episode na kasama niya si ano? So, iba naman to. So, ito yung for airing na this Saturday. This is the Saturday. Sino ba? Anong kwento ko? Ang kwento niya is, kasama ko dito si Asunta de Rossi. And then, wala kaming anak. And then, nagkaroon ako ng ibang babae na doon ako nagkaanap. Tapos na ano ako, inatake ako sa puso hanggang muntik akong, parang na-paralyze ako. Okay. So, hindi ako inalagaan ng second wife ko. Bumalik ako doon sa first wife ko. Pero, nabili ko ng bahay yung second wife ko. Siya ang nabili ko ng bahay. So, pinapaglaban? Yung bahay. Yung property. Bahay. Kasi bumalik ako sa first wife ko. Correct. Kung mapupunta ba sa second wife yun? Or sa first wife. Sa oh my gosh. Ay, ang hirap na gano'n na. Mahirap yun, ha? And maganda. So, mare-resolve naman to sa ending. Kaya, yung may ganong sitwasyon, ha? Panoodin yung ipaglaban mo. Maganda, magandang story. Sobrang ganda ng story. And, talagang, alam mo, pinaghirapan talaga namin ang Asunta yun. Kasi medyo drama talaga eh. O ikaw, parang lately, parang nadadala sa pag-guest mo dito sa Kapamilya Network. Si Elmo Magalona, lumipat na. Ikaw ba? Ay, dito na ba siya? Oo, umiyan pa lang isang linggo lang. Ikaw ba, Polo Ravales? Eh, magkakaroon na ng regular soap opera. Kaya napaka-isa ka sa magaling umaten, ha? Aktor sa Pilipinas, you deserve a soap opera. Imbesibian na ba si Polo Ravales? We'll see. Kasi mag-usap ka? Depende kay Royal Bayani and kay Sir Deo. Mani pala yan ang manager mo, diba? Sige. Tatawanan ko mamaya ang mga dalawa kong kaibigan na si Royal Bayani at si Deo Andral. Thank you, sweet. Titignan ko sa update ko kayo kung sino sa dalawang unit na yan ng ABS-CBN. And then, kasama ko sa pelikula dati, diba? Loving You. Loving You, oh. Yes, Loving You. Kay Direk Don. Yung galing yun, ano? Yes. Kay Direk Don Juarez. Correct. Para tatlong love team kayo. Yes. Sige. Alamin natin. Nako? Oo. Kasi namamayagpag din yan, ha. Si Deo yung dreamscape. Si Robert Bayani naman ang ano. May tawag doon. Ano? Busilascape. Busilascape. Lamang tayo na. Lamang yung ESD. Lamang yung ESD. Yes. 3 minutes naman tayo. Ilang points? 1 point. 1 point. Okay. So relax lang kami ni Polo. Okay. So abang rin na. So tuntuhari mo yan, ha. Pag nanalo ang ESD champion, mag-shota ka ng mga. Oh, ako pa? Seryoso yan, ha? Ako naman. Hindi ako nasisino ngayon. Niniwala ka. Niniwala ka sa kanya. Okay. Niniwala ka sa kanya. Hindi.
Parang no way, sweet. Shota lang naman! No way. Sinabi mo, shota yung italic, ha? Kadiri na yun. Basta baalan si Batman. Oh, okay. Ngayon, ano ba? Ano pinagkakabala mo sa buhay? Ikaw ba meron kong negosyo? Yes. Bilang bata ka pa lang, nag-artista ka na. Pinun- kasi iba, di ba? Di ba may mga... sabihin, may mga magulang nung ba nag-aartista yung mga anak nilusta yung pera. Ikaw ba ang parents mo ba? I started actually mag-artista nung nasa high school na ako, 15, 16 years old. Pero yeah, minordinate ka pa rin. Inipon yes, pa lang mahangin mo yung mga sweldo mo. Tawa yes, ba kamangin? Yes, part of it. And then yung iba, syempre ng time na yun, bata ako, tumikita ako ng pera. So, meron akong budget pang eating. Pang-bili-bili, ganyan. Pero so, ngayon kasi, ngayon yung time na talaga na nakapagputan po ako ng business. Kaya ano to? Pwede mo i-promote dito? Tindahan ba to? Coffee shop? Restaurant? No, I have a furniture shop. Oh, saan yan? Bumili kayo ng furniture? But it's gonna be in Isabela. Kawain, Isabela. Bakit doon? Taka doon ba province yun? Hindi. Parang nandun lang yung ibang business partner ko. And dun sa Isabela kasi yung wala masyadong furniture shop. So, meron ko mga kasosyo na taga Isabela. And then, nandun din yung bar namin na inopen. So, ang ayaw ko kasi masyado magtayo dito sa Manila dahil ano na eh. Ayaw ko nang madami na, oo. Tsaka, so, ang bariyata ngayon, Diyos mo. Ang dami dito. Mababa na 20 million. Yes. Maliit lang na bariyo. Ito pa, matanong na aming mga itsuserang writers. Kung magkakaroon ka muli ng chance na maging leading man sa isang pelikula, sino ang gusto mo maging leading lady at bakit? Ako? Ah, siyempre, of course. Gusto mo si Sunshine Dizon pa rin, ha? Okay. Hindi. Of course, siyempre si Bea. Bea Alonso. Oo, no. Ang galing pong leader. That's my point. Bea Alonso. Kung sa kaba, dito. Oh, ano ba sa reyna? Oo. Top 2. Yung second ko siguro, for me, Jessie. Jessie Mendiola, correct. Oo. Top 3, pang 3. At saka wala naman na sila ni JM, so hindi ka naman masasatap ever. O, so yung top 3 mo? Hindi naman yung talaga ako pwede sa pakilig. Okay, hindi ka pa kaya? Magkakalala kami. Kasi, one gym lang, nagkakasama kami sa work sa gym. Pero mabait siya. O, joke ko lang yan. So yung pangatlo? Pangatlo... Ewan ko, sino mong bagay sa akin dito? Kunyari, sino mong bagay sa'yo? Kunyari, bibigyan mo ako, kunyari ibigyan ng isang show dito sa ABS, tapos kukunin mo akong isang, kukunin mo ako as an actor doon. Sino pa partner mo sa akin? Okay. Yung bagay sa akin. Hindi ka masyado katangkara, pero may muscle ka. Okay. Sino bang medyo maliit-liit na magaling kumahati yung babae dito? Sino? Bata. Ang kababata pa ng ibay. Ay! Hindi! Ano ka ba? Lalo yung Joe Malibili Colleen Garcia! Tapos medyo maliit na babae, maganda kayong tingnan, mistisa, ganon. Bongga. Ito pa, marami ka lang naging projects, pero ano yung dream role mo na hindi pa nagagawa? Ako? Wow. Gusto ko ano? Gusto ko matry yung role sa kulungan. Nakakulong ako. Hindi mo malagawa yun? Di ba? Yung baklaan movie nyo ni Joseph Bitangkol, di ba? Ah, mas bakman kayo doon. Hindi naman ako nakulong doon eh. Ano kayo ba sa Insta kayo na parang gano'n? Ano ba role doon? Parang inunokong inabdak kami doon ni Emily Mercier. Correct. Yep. Tapos parang sawala kawala. Oo, parang binibenta kayo parang gano'n. Yes, parang gano'n. Ikaw ba, ano, wala ka na, retired ka na ba sa mga gano'n? Mga sexy role na brief ka sa eksena? Retired na ba ako doon? Depende sa role, ano? Depende sa role yun. Correct. Oo, nagtatawad ka naman, no? Pero nominate ako doon sa fama. I know! Wala. Ito, hindi ko alam, inoperahan ka? Anong nangyari sa'yo? Inoperahan ako. Nagkaroon ako ng sleep disc. Inoperahan ako nung, ano ba nangyari sa akin birthday ko mismo? Bakit? Natumba ka? Sa work ako, no? Sa gym. Nakaka-gym yan! Mga kaibigan ko nagkaka-gym. Alam ko yung kibig ako si Angel, eh. Angel ako siya. Sa disc din may Angel? Somewhere there. Tapos nasa rigod din, ano? Pero I was lifting lighter weights. Hindi ko alam kung bakit siya nagpop yung buto ko sa lower back. Hindi, at the end of the day, ang lahat ng bagay, mas na sobra, masama. Siguro gym ka ng gym. Hindi naman eh. Nagataw na talaga. So yun, no, parang ako. Oh, karami to, oh. Oh, last girlfriend mo daw, 5 years ago. Totoo ba to? Oh, ang tanong, are you ready for a new relationship? Feeling ko may girlfriend.
Yung last ko kasi, not sure we siya. Yes, I think kinanap mo yun. Correct. Like, we lasted for 5 years. Oh, ngayon? Ngayon, ano? So, how many years ang last girlfriend mo? Ito lang kami. Ito lang kayo, right? Yes. Okay. So, ngayon, relax ka muna. Relax. Oh, ito. Ay, oo. Oh, ano mo lang, Rico, to? Yung controversial post mo. Paano mo hinandle yun? Na-bash ka ng mga taga-call center. Oh. Oo naman. Nag-sorry ka ba sa kanila? Kasi kuha ko naman yung point mo, kaya lang ngayon, parang, ano ba, parang maling siguro yung construction. No, no, actually, ang totoo talaga ito, pinost ko yan, kagigising ko lang. Wala ka sa wisyo. Wala ka sa wisyo. And then, dinilit mo na ba to? Ha? Dinilit mo na ba na? Kahit naman i-dilit ko yan, ang dami na kaya nag-screen. Pero, yeah, dinilit ko yan. Oo, and then, para tum- parang, ibig sabihin, pinagsisihan mo talaga. Oo, and I posted, sabi ko, sorry, and hindi naman yun ang minimit ko. Parang yung nangyari kay Duterte, di ba, nagmura-mura yun. Pero yun ko. Naman, grabe naman. Pero I think, kasi dahil hindi siya makapag-Tagalog, parang hindi niya siguro, hindi, ba, ano siya, niya, baka mali lang yung pagkakasabi no, niya. Ano siya, parang expression niya lagi yung PI. So, pero, bayan-bayan ang ano niya. Oo, pero for me, honestly, baka ano na talaga, na-misinterpret lang din si Duterte. Ah, Duterte ka ba? Kinakampanya mo? Hindi ko siya kinakampanya. Parang ano lang, dun sa case ko, tsaka case siya, parang somehow magkapanaw kasi parang na-misinterpret and bali ngayon. That's perfect na yung sinasabi mo na bagong gising ka. May mga bagay din ang nagagawa pag bagong gising, nakaino, may itang ulo. Although, ipaglaban mo this Saturday na after Showtime promo! Yes, please do watch po. Ipaglaban mo after Showtime. Anong oras yun? 2 p.m. 2:30 Of course, kasama ko din si Asunta De Rossi, Sunshine Garcia. Yun, sana pong panoorin nyo. Talagang pinaghirapan po namin. Talagang pinagpuyatan po namin itong episode na to. And binigay po namin ni Asunta at yung mga cast dito ng ang buong best namin para maging paganda yung episode. Wow. Directed by? Of course, directed by... Direct Nursey. Yes, Direct Nursey. Kasi, yung ibang laban mo kasi karamihan ng mga Direct Nursey kasi makakuhan. Diklindayag ni Nursey. Okay, Direct. Diklindayag ni Saturday na po yan. Ipaglaban mo. Please do watch it. Correct. Thank you, Polo. Thank you. Nice to see you again, my friend. O, eto ka na, mga fans ni Gerald. Eto na po ang pack na pack na showbiz facts about Gerald Bush. Basketball player or less a military? First showbiz crush ko. Artista siya. Karel Marquez. Ay, wong ko. Ano, nagaganda na ako sa kanila. Na napapanood ko siya sa mix. Nung, siyempre sa probinsya ng babae. Lagi namin napapanood sa mix. Wow, siguro. Siguro America kasi but Europe, magandang Europe. Paris, pero pray for Paris yung nangyari sa kanila. But Paris, napakaganda ng bansa, France, 'di ba? So Norway, maganda rin. Hindi ko alam. Ang dami. Norway, oh, ganda rin sa Norway, you know. So, yeah. If you have $1 billion now, saan mo 'tong gagastos? Wow, syempre, kukuha ko ng konti para sa akin, para sa pamilya ko, and then lahat para sa mga, para sa foundation na itatayo ko ngayon. $1 billion? Oh my God! Anong pla- wow, ang dami namin matutulungan yan. Sobra. So. Napaka-selfish mo na. Hindi selfish? Hindi mo siya ibibili na. Hindi, kasi kunwari, may nagbigay sa akin ng $1 billion. Alam ko na sa sarili, hindi ko naman deserve yun. So, you know, kukuha ko na alam ko na hindi magugutom yung pamilya ko. And then, syempre, ibigay ko sa mga tao na mas nangangailangan ng pera. Mas nangangailangan ng tulong. Yun yung paniniwala ko eh. Kung ano yung makukontribute natin sa mundo. You know, kung ano yung value na maibibigay natin sa ibang tao. Okay, what makes you happy? Ito, mga simpleng bagay. Yung makipag-swimming sa sea lions, sa gano'n. Ay, grabe. Grabe talaga.
Kasi syempre, napapanood ko lang. Kumbaga, nahupo lang ako sa audience pag pinapanood ko yung show, diba? Eh, nung photoshoot namin, kasi andun ako sa tubig kasama sila. First time. At kahit sa mga, minsan kasi mga shows ng Ocean Adventure, may mga ano sila, parang audience participation. But, hindi katulad na ginawa ko nung ano. Traffic. And saka plastic sa dagat. And then, greedy. Greed. Yung pagiging greedy ng ibang tao, yung hindi naman kailangan pero kukunin pa rin. Alam mo yan, yung ganun. Siguro kasi parang ang dami ko rin bilang artista at bilang isang tao na mahilig pumunta sa mga kanyari, may no-undoy or kung ano yung nag-suffer. Gusto kong makita kung ano yung mga pinagdaanan nila kung paano makatulong. And makita mo na yung medyo mapapama ko din, pero yung budget na para tumulong dito, hindi nakarating. So parang, ano na yun eh, greedy na yun eh, selfish. Yun yung doon ako naiinis sa ganun. Do you see yourself in public service? Kasi iba yung passion mo to help people, to prevent things like this to happen. Alam mo, never ko naisip yun, syempre. But, bilang artista, nagagawa ko naman lahat yun eh. Nagagawa ko naman lahat ng ginagawa ng mga ibang politicians, ano. In my own way. Nakakatulong ako, nakapag-inspire ako. So, feeling ko mas nagagawa ako kaysa sa iba. I mean, bilang isang artista lang. So, masaya na ako sa ganito. Masaya ako sa ganito. Ikaw ba pumupunta ka sa market? Yun, palengke? Yes, actual market. Hindi na masyado ngayon, but hanggang kotse lang ako. Kasi, tapos, yung kotse ko, nilalapit ko mismo talaga kung saan kumakita yung mga karne, yung mga ano. Tapos, sinasabi ko dun sa kasama ko, yan ang bilhin mo, ganyan. Kasi, syempre, mahirap pag bumaba na at hindi ko mabili yung mga kailangan. But, mahilig ako sa ganun. Mahilig ako sa mga palengke. Gusto nga mag-divisoria eh. Gusto ko nga eh. Just gusto ko talaga. Kasi, yung stylist ko, yung mga kasama ko sa bahay, kinakwento ni San. Grabe, ang dami mga ano sa Divisoria. Yun yung mga hili ko eh, kaysa sa mall. Mas gusto ko yung ganon, yung ang dami mabibili na mura pa. Eh, kaya pag nasa States ako, mga ganon. Yun, nakapasok ko sa mga ganon. Ikaw ba na nasa mga utang? Mga utang? Oo. Paano to? Ang pambayad ng tollgate minsan kasi nakalimutan ko mag-withdraw, gano'n. Ano ba? Lahat, gas, lahat ng tao sa paligid ko na utangan ko na. Oo. Okay. Tapos, yung iba hindi ko na nabayaran yata. Ano pinaka-memorable mong high school experience? High school experience? Wow, marami. Siguro nung basketball days ko pa, yung naging MVP ako sa buong Gensa. Pero yung 2 years before that, hindi ako nakalaro. Lagi ako nasa bench, hindi ako pinapasok. Ang sobrang liit ko. And then, parang yun yung naging motivation ko na gumaling. And then 2 years later, naging MVP ako sa buong Gensa. And so, yun yung magandang experience para sa akin kasi napatunayan ko sa sarili ko pag may naisip ako at gusto ko mangyari, mangyayari talaga pag gagawin ko lahat ng kailangan ko. And memorable Christmas? Just being with my family, yun siguro yun eh. Kasama ko sila kasi sa panahon natin ngayon, sa generation ngayon, bira na lang yun eh. Di ba? Bira na lang yun. At sa dami nangyayari ngayon sa mundo natin, napaka-chaotic, napaka-ano. Manood ka lang ng CNN, di ba? Or TV Patrol. Grabe. So, yun yung ano ko eh. Isa yun sa mga natutunan ko for 2015. Siguro yun yung pinaka-natutunan ko is talagang spend time with your family. Kasi 17 pa lang ako, nagtatrabaho na ako eh. And then minsan, kasalanan ko rin na kumaga, na neglect, na nakakalimutan ko minsan yung pamilya ko kasi sobrang puyat sa taping, o lagi nasa ganito, ganyan. So, parang itong nung nag-basketball kami, Star Magic sa Canada, sinama ko yung tatay ko. Diba? So, maliit na bagay, yun yung importante. Importante talaga pamilya, more than anything. Generous yan. Generous yan si Jay. Fairness na talaga dyan. Sa kanila magkakabarkada si Edjo, talagang grabe. Alam mo bang
ano, si birthday ni Enchong, nandun kami sa Canada ba kami? Oo. Pumunta kami ng LA, magawa, ano yun eh, mag-Halloween. Kasi parang ganun yung birthday ni, ano eh, ni Enchong. Aba, parang, ano yung tikila siya, parang sabi ni Jeff, sige, pag inubos niyan, magpapaparty ako para sa birthday, pagdating natin ng LA. Inubos talaga ni Enchong, ay natumba. Ay, grabe. Okay, habang inaantay natin ang aking mga ka-2-on-1, eh, magpustahan muna tayo. Ang dali lang ito, ha. Itipin nyo lang inyong pangalan, address, edad, at ang inyong sagot. Letter A or letter B lang naman yan. At ang hashtag na pustahan. Kung saan maaari kayo magkaroon ng, bongga-bongga. Gift certificate sa from Jewel's Clothing. At itong CD ni Jamie Kapunan. At hihiritan pa natin itong dalawang guests natin, si Kenzo at si Inigo, kung pwede silang mabigay ng pa-premio sa ating pustahan. Ang tanong ngayong araw na ito, Wednesday, December 2, para December na, no? Ano? Ay, ang hirap naman ito, grabe. Pinakabagong teleserye dapat nating abangan. Na binagbibidahin Julia Barreto, Mas Ocampo, Inigo Pascual at Kenzo Gutierrez. Is it letter A, you're my home? Or letter B, and I love you so? Yan talaga, grabe. Maski ako, hindi ko alam yan, ha? O, sige na, tweet na yung answer dito lang sa aking Twitter account na @correct ka dyan. Name, address, edad, hashtag pustahan, at tamang sagot, A or B. Go! So, habang wala pa sila, mag-alam muna tayo. Yung pinag-uusapan nga natin kanina na anong say ko dyan? Eh, usap-usapan nga po ngayon na marami pang artista ang mag-endorse ng kanilang candidate this coming election. Sino ma-confirm na? Ang Katniel, di ba? Mar-Lenny na sila. Ang mag-asawang Zorin Carmina, Grace and Cheese. Si Chito Miranda ba? Duterte? Parang binagtanggol. Binagtanggol lang yan sa pangmumura. Tony, sino ba makakonfirm na? Tony Gonzaga? Umatendan siya. Umatendan sa inauguration ni Bongbong. So malamang nga, Bongbong Marcos ang VP niya. So, is it automatic ba na Miriam siya pa ganun? Nakakaloka, no? Si Hart, ang nanay pala ni Hart, Miriam. Oo. Pero sa bagay, VP naman ang tinatakbuhan ni Cheese. Ako feeling ko, marami ngayon ang resulta na hindi magkapartido yung presidente mananalo at saka VP. No? At saka yung mga senatoriables, grumble din. Galing sa iba't ibang mga ano. Ako naman, wala naman pong masama akong mag-endorse. Wala din lalo hindi masama sa mga politiko na kumuha ng celebrity endorser kasi nakakadagdag po yan sa boto, di ba? Pero ako naman naniniwala ako ngayon na nowadays matalino na ang taong bayan. Hindi porke in-endorse ng Katniel, lahat ng Katniel ibuboto na yung si Barra at si Lenny. Hindi porke in-endorse ni Carmina at ni Zoret, ibuboto na ng mga fans nila si Grace at saka si Cheese. So wala naman din masama doon whether may bayad nga or wala. Pero wala yata nga amin artist ang binayaran ng politiko eh. No? Kasi maliban sa bawal, parang off kayo kung kaya mo lang in-endorse dahil binayaran ka. Pero atin-atin na lang ito yung iba meron. In fairness naman yung iba, wala talaga. Kinukuha talaga ako. Marami na ako mga kinampanya in the past na kinampanya ko lang dahil gusto ko. At naniniwala ako sa advocacies niya, at sa plataforma niya. Pero oo naman, tumanggap na rin ako na may bayan. Madali mo lang ako kausap. Lalo na yung mga hindi ko kilala yung sa mga hindi ko na na-update eh. Well, may kumukuha pa rin naman sa akin, so I guess. Diba? Ano na, Lon? Talo na tayo. 3 points. 3 points ang lamang. So ang final score ay... 66. Final score... Asa na ba? 60. Ang sakit. Grabe siya. Yun. Asa na ba? Asa na nga ba? 65-62. Tama ba ako? Correct. Lamang lang 3 points.
ang UST. Hindi ka magka-girlfriend. Yun na ba? Oo, at least hindi ako magka-girlfriend. Sana ka lang makeup na lang ako ngayon. Ano, sure na ba yun, Lord? No? Parang wala. Hindi pa lumalabas sa final, ah. Congratulate naman. Ah, kasi ka seconds na lang, parang ganon. Eh, tsaka tapos na, di ba? Tapos na. So nga, 65-62 nga. Yes. Oh my gosh, paano na tayo? Okay lang yan. Marami tayo second runner. Ang dabi naman. Sa basketball, tsaka sa cheering. Talaga? Bawa naman kami. Uy, atit nyo na yung mga tanong nyo. Para kay Kenzo at kay Inigo, huwag nyo lang kalimutan ang hashtag na Kenzo, Inigo and Kenzo on Correct Ka Dyan para isang hashtag na lang yung namin kukunin ang lahat ng inyong mga tanong para sa kanilang dalawa. Pero kami rin may mga tanong. Grabe yung mga tatanong, ha? Grabe ito, ha? Ay, grabe siya, oh. Ay, grabe. Ito ba ito? Wow. Ayan. So, nasa na ba yung dalawa? Ano ba pwede muna natin gawin habang inaantay natin sila? Pabasa muna tayo ng mga tweets, di ba? Wait, ito. Ayan, oh, ayan. Ang dami sumasali sa pustahan, oh. Yung mga may tamang sagot, kayo po ang mananalo, ha? So, yan, i-rarapol natin. Naku, ayan na, wala. Tumahimik na yung mga tumasyan sa Twitter para matulala ang lahat. Oo. Grabe. Ay, grabe. Lahat pa naman ng mga survey, tumasya ng mga ka dyan. Ay, grabe. Grabe. Tayo yung Ferris, oh. After 10 years pala. Congratulations, FEU. 10 years ako pa sila huling nanalo. Grabe. Nakakatawa itong tweet ni Professional Heckler. Don't worry, UST. If for any reason FEU cannot fulfill its duties during its reign, the person up will take over. Miss Universe lang. We speak of Miss Universe. Nasa Las Vegas. Tama ganyan. May mga promotion siya. Wow. Ating kababayan na si Pia Wershbach ay nasa Las Vegas na nga para lumabas sa pangmalakas ng Miss Universe na magkakaroon sa December 31 na mapapanood ninyo ng live dito sa ABS-CBN. So, good luck sana naman, ano? Ako yung Ferris, pumapasok lang sa 10 Philippines, happy na ako. Diba? Ang daming countries kasi wala, ang dami na kasi magaganda. Ang daming magaganda naman kasi, de. Parang, di ba, from 15-10, di ba? From 10-5. So, sana po makapasok, di ba? At sana dumating na si Kenzo at si Inigo, no? Asan ba si Dar? Ano bang sabi ni Dar? Ano ba babasahin yung mga ano? Kailangan. Ay, grabe. Paano na ito? Wala na pong masabi kung hindi akin nalulungkot. Uy, mamaya nasa clouds ako! Ayan. Oh, mga fellow Tomasians! Doon tayo sa clouds, doon tayo mag-iyak-iyakan, ha? Doon tayo. Kung magtari-FEU, pwede kayo mag-celebrate doon. Pamilya, nabitin ka ba sa Correct Ka Dyan? Mag-subscribe na sa ABS-CBN Entertainment para maging updated.